Welcome guys sa Buy and Trading Channel. Bali, dealer view ulit tayo ng stocks. So, malapit na Friday na bukas, baka marami naman magti-take profit. So, start tayo sa ano? Sa index, PCI syempre. So, maganda yung ginalaw niya. Today, bukod dyan maraming stock na lumipad. So, isa-isa natin maya-maya, pero start tayo kay PCI. Although, may maganda siyang recovery ko, pero mapansin nyo, yung trend line niya, okay, pababa pa rin. So, nagbibuild pa rin siya ng lower highs. So, ayan, pababa. Nag-low siya dito. Tapos, umangat ulit. Tapos, nag-low ulit. So, parang nagkakaroon ito ng volatility squeeze eh. Okay, so, kung body to body lang yung plotting nyo, so, para may volatility squeeze na nangyayari. Yun nga lang, di natin ako saan pupunta yun after, syempre. So, same bias pa rin as long as below 8,000 siya. Sideways to bearish ako kay PCI. So, syempre, marami naman dyan ng magagandang stock na i-trade. Unahin na natin yung pinaka-hot stock ngayon. Si Sirtec. O si Tech, yan. Kaya yung volume, napaka-succeeding ng volume niya, no? Solid. Tingnan kung makikita nyo. Yung volume niya, so, ano natin. Linawa natin. Kita naman siya, pero linawa natin para mas, ano, mas maganda. So, ito. Pag natin yan. Okay. So, ayan yung volume niya. So, solid na solid yan, guys. Mula sa pagangat. So, yun nga lang. Masyado nang parang sobrang extended na. So, dapat medyo ingat tayo rate sa ano. Pag-trade niya hanggang Friday. Pero, overall naman, ang lakas ng ginagalaw nito. Yun nga lang. Ito na eh. Hitting the resistance siya. Malapit na. Konti na lang. Ang ganda ng breakout nito ni Sirtec, ang daming ano nito, ang daming nag-profit dito, marami rin naiwanan. So, isa ako sa mga naiwanan diyan actually. Bagay yung take profit ko, pero okay lang kasi nag-inano ko 'yun eh. Nilagay ko naman sa ibang stock, which high potential din talaga. High potential yung stock na nalagyan ko. Although good gain na sana 'to kasi nabenta ko 'to. Again, panoorin niyo yung previous video natin, 'to siya nabenta. So, 22%. So, okay lang. Ganun talaga. Ganun ang trading. Hindi mo mahuhuli lahat yan. Pero at least, nasunod mo yung plan mo. So, kay Sirtec, pabilisan lang. Ito na yung resistance level niya. Okay? So, as long as na ma-hold niyang zone na yan, ito. Good sa atin yan. Ito. Kahit ito na lang yan. Good sa atin yung ano, si Tech. So, sana hanggang Friday, wag dire-diretso pa yan sa mga nakasakay. Congrats. Sa mga gusto maghabol, gawin nyo na magandang ano yan, magandang entry. Kasi medyo mabilis gumalaw to. Ang laki ng volatility. Okay? Next natin si Fruit. Siyempre. Ito yung isa sa mga tinitingnan natin. Okay? May position tayo rito actually. So, ganito ko siya tinignan. So, continuous bullish flag talaga yung pinakita niya. Tagalan na natin. Naawin natin ng konti. So, ang gusto ko kasi dito kay Fruit, din ako siya earlier as ganito. So, syempre, pag ganyan ang entry ko dyan is break on ng channel. More or less. So, which is pinakita nyo naman itong break niya. Pero, syempre, dito pa lang, may mga position ako dyan. Alam, ano naman, panorin sa mga previous video ko na babanggit ko din yan. So, para sa akin, dapat ma-hold nyo na yung level na yan. Okay, so, ito, disregarded na yan lahat ngayon. Ito na ititingnan natin. Ito scenario na to. So, dapat ma-hold nyo yung level na yan. Siyempre, initial resistance pa rin. 1.60. Pero this time siguro, mas magiging malakas to. Itong pinaka-angat niya na yan. Ni Fruit. So, as long as above 1.40 above yan. Dito sa zone na to. Okay, 1.42 above. Good yan sa Fruit para sa atin. So, isa pa. Itong candle formation na to. Okay, so from doji, nasa resistance, support level, followed by a bullish candle. So titignan natin kung ano ipapakita niya by hanggang Friday. Okay, pero syempre, set your expectation lang. Hindi naman yan nag-rocket, skyrocket high agad, syempre. Okay, MPI. Si MPI, actually tinitingnan ko ito talaga yung ano eh. Ito talaga yung binuhusan ko ng ano nung nilubas ako kay ano kay Tech. So ayan, full disclosure na. Dito ko talaga nilagay lahat kaya MPI. So
Ang gusto kasi dito, bukod sa fundamental niya, syempre, ano yun eh. Not to mention naman yung fundamental ni MPI, talagang maganda yan. Kahit tanggalin mo na yung Maynilad, basahin niyo yung research ng mga brokers, kahit tanggalin mo yung Maynilad sa kanya, sa portfolio niya, mataas pa rin ang upside nito. Kahit hanggang 4, hanggang 5 pesos nga, medyo mababa pa to eh. Pero at least kahit 5 maximum, okay na yun. Buy a fundamental. Siyempre, i-combine natin sa technicals. So maganda yung ginagalaw niya, MPI. So, tinignan ko to sa H1, ascending triangle. Okay? Hindi ako magaling mag-plot masyado ng pattern, pero yun ang trading style ko kasi. Sa ganito, tinignan ko na siya as ascending triangle kasi nakuform naman siya ng mga higher highs. Okay, sa H1. Kasi nag-breakout nga siya. So, tingnan natin kung aangat pa. Ang bias ko rito, as long as na ma-hold niya to, since umangat na siya dyan. Which is ang lakas, ang ganda ng angat. Kung mapapansin nyo, volume din, nag-accelerate, tapos nawalan na namatay ng konti, tapos yun na, nag-bounce ulit siya. So, pag isusunod din niya itong fractals na to, ito, itong time, sa volume tayo guys, ha, itong fractal na to, more or less, baka magpampulit ang volume niyan. So, ang gusto natin makita, siyempre, especially may mga hawak, mabreak niya itong area na to, hanggang 4 peso. Okay, psychological number na yung 4 peso, yun na natin titingnan niya. Okay, yun na yung pinaka-focus na natin. Focus number natin, 4 peso. So, pag na-break niya yan, siyempre naman magdidire-diretso yan. Ito na yung susunod. Zone na to. Pero overall, magandang ginagawa ng MPI. Okay? Personal view ko yan. Depende sa inyo kung paano nyo siya tinitingnan. Pero tingin ko naman, ano yan, hindi naman siya ganun ka-debatable kasi fundamental tsaka technical naman nagpapakita siya ng magandang sign. So, okay. Shift tayo. MWC. Natin kung umbra ba yung ano yung mga yan 3%. So maganda rin ang pinakita ng MWC. So tingnan natin ito. Yan. So ito, patingnan natin yung volume eh, nakaka-distract kasi. Yung volume guys, importante yan. Ha? So ilalabas nyo lang yan pag depende sa inyo kung gagamit nyo lagi. Pero pag maganda mga importante play like momentum o kaya mga bottom pick na gusto nyo makakita ng mga magandang volume spike, kailangan yung volume. So ito, as long as na maintain nyo itong level na to, good pa rin sa atin yan, si MWC. Okay? Again, next resistance ko to. Ito kasi tingin ko mamanain nyo na lang to, itong area na to. Although solid yung kasi yan, pero tingin ko mamanain nyo na yan. Yung area na yan. So dito na ako magfo-focus kung ako. Tapos next question itong area na to. Okay? MWC, ganun din halos ang galawan. So, may ascending triangle to sa lower time frame. Hindi ko na ito sinakyan kasi focus ako sa ibang stocks. So, good yan si MWC. Okay? DMC. Kasi ano ngayon, water bandwagon ngayon. Kaya, yan ang mga dadaanan natin. So, yan. Diba? Laki ng upside yun. Hindi hanggang ano kasi yan. Hanggang sa fair value nyo yung pinlad ko yun. So, ito lang talaga yung tinitingnan ko. So, ito yung pinaka max siguro para sa akin na pwede niyang angatin. Okay? For now, syempre guys, syempre hindi naman ganun. Hindi naman talaga 100% yan. Hindi naman magra-rocket science na hindi naman magra-rocket okay, magpa-parabolic na mabilis, syempre. Okay talaga, okay nga kung magpa-parabolic siya. Pero hindi naman ganun ang story sa stock market, syempre. Ang ganda ng closing nito, actually 2 days na maganda ang closing eh, itong area na to. So para sa akin maganda yan. Hindi ko na gusto ko sarap ng position ng kaso, hindi na ano, mahirap na ma-overtrade. So, pero syempre, nasa watchlist pa rin natin, tinitin pa rin natin to. Although, may mga top time na pwede natin na gusto natin ano, i-trade. So DMC, as long as na-hold niya yung support na yan, first resistance, okay? Second resistance. So, yan. Napakasimple na yan. Tanggalin na natin to. Hindi na to relevant. Okay? Yan. Ito na ititignan natin dyan. Ito na yung focus area natin. So, yan ang tinakin DMC. Good yan. Siyempre, SPH. SPH. Isa to sa mga talagang ano. Gusto ko na stock. So, siyempre, the same. EMA Trail. EMA 200. Ang gusto ko dito, guys, from this bottom kasi anong ating inverted H&S kung ano tinignan sa lower time frame mas visible yan. Nagsimula na itong mag-build ulit ng ano niya.
So, meron kang low dito, meron kang higher low, okay, basic price action. Okay, meron kang higher high. Okay, mas higher siya dito. Ito yung pinaka-equal high niya na ito eh. Nung bumababa siya, okay, bumababa siya, pakita lang natin. Nung bumababa yan, ito na yung pinaka lower high. Tapos nag-equal high siya rito, pinaka-neckline inverted, tapos nag-higher high uli, breaking nito. Confluence siya na above 200 EMA. So, tingin ko, good entry yan. Good stock to play na to. Okay, tapos nag-build na siya ng support base niya. Exacto halos talaga sa neckline. Ito yung pinaka-base niya. So, higher high, higher low ulit. O, tingnan natin kung ga-materialize tong galaw na to. So, ayan na. Okay, trend continuation na lang yan. Titingnan natin, tingnan nyo na lang kung saan nyo pwede magandang pasukan. Okay. Mas maganda sana kung mataasan niya pa to. Halos ganito din. Friday na bukas. So, tingnan natin baka by next week. Okay, mataasan niya yan. Pwede nyo rin bili ng breakout. Breakout point. So, ito yung pinaka-breakout point niya. Agad na natin hanggang week para mas solid. So, yan. Ito na yung pinaka-breakout point niya. SPH. So, dyan ko siya titingnan in case na ititrade ko siya. Si SPH. Okay? So, ano pa ba yung gulab? Ibig pa tayo ng isang ano. O, check natin si ano, si Sun. Ito. Nagbabalik. Ang pagbabalik ni Sun, no? 40 million value. Solid, oh. Ang ganda ng ginalaw nito. Ito yung unang plotting natin. Ito, itong resistance na ito. So, ito guys, gusto lang ito yung highlights. Ito talaga, pag nasa, importante understanding ng candlestick eh. Nasa resistance level, tapos indecision candlestick yung lumabas, nagprint, dalawang indecision candle yan. So may previous review ako nito. Tingin ko, more or less, ano yan, December 17 to 20, nire-review ko to. Kasi na-plot ko eh. Ito, indecision candle, pwede siyang bumagsak, malaking possibility, pero siyempre, worth the risk yung mga gantong trades eh. Worth the risk yung mga ganyang trades. 5% down lang pwede mga ano dyan, tapos hanggang resistance level, pwede kang magbank dito, at least, first mo is 15-16%, kahit nga, before the resistance na lang, 13%, good na yun. Okay. So, yun nga. Tapos, nag-push din siya dito. Ayan. One day lang kinain niya yan. Tapos, yun, nag-rejection. Ito na yung rejection niya. So, breakout na to. Tingnan nyo na lang sa RSI. Kung nag-70 RSI na yan. Okay. Tapos, ano na yan, breakout. Mas maganda siguro to buy on breakout na lang kayo, guys. Buy on breakout. Kung magre-retrace man yan, kasi baka potentially bumaba pa yung dire-diretso mga itong galawan. No? Pero mas maganda to buy on breakout. Buy on breakout sana. So, tingnan natin kung magkano yung pwede. So, 12%. Including with nga 16%. Ang buy point nyo dito, guys, para sa akin, ang pinakagustong buy point dito above the week. Ito kasi pwede maging false breakout na to. Ito yung mga kumakain, bull trap kung tawagin nila. So, yun lang, guys. Sana naman makuha kayo dyan. Thank you. God bless and happy trading until Friday.